So, nag-loading po kasi yung aking internet connection. So, ang mali ko po pala, inadoble ko po pala dito. Ito. Ayan, nadoble ko po siya kanina. And then, do not forget to put this one sa inyong baba ng inyong body or element. Kasi kinocompile niya yung bawat ini-input nating mga taggings dito para dun sa ating CSS. So, this one is talagang nakabuilt na siya. Kailangan mo lang siyang i-type para at least lumabas yung kanyang mga elements. So, first thing to do is yung gagawin nating background color. So, di ba ang ginagawa lang natin is to colorize yung text. Ngayon, lagyan natin siya ng background color. So, this is the code para sa background color. So, div and then class. Ayan. And then, for example, yung card panel natin. Ano bang magandang kulay sa card panel? Try lang natin yung teal lighten dash 2. And then, yung gagawin natin. Let's say, this is a card panel. Gaya lang natin. With a teal lighten. Gaya lang natin na nandyan. Class. And you use div as a division class. And then, backslash div. Ayan, nadudoble lang siya. Try natin. Control S. Puntahan natin yung color. Ayan siya. So, ito yung background color niya, yung teal lighten. Ayan, teal lighten. You can, search kung ano yung mga card panel ng bawat background natin sa bawat color. And then, kung gusto nyong lagyan yung text yung inyong dyan sa teal lighten natin sa color, sa color text, you can apply naman po. So, using the append dash text. So, paano yun po? So, for example, div class. So, div class. And then, ano bang magandang kulay? Blue na lang din. Ayan, card panel. And then, papalitan mo lang naman siya dito. That's one gagawin mong span. Para ano ibig sabihin ng span? Ito yung emphasize yung kulay na gusto mong ilalapag. And then, let's say blue. Blue na lang ilalagay natin sa card panel natin. So, blue dash text. Ayan. So, for example, darken. Ayan. Nasa internet ko lang naman din nakuha yung mga ito. Yung sa bawat kulay. And then, backslash span. Ayan. So, tignan natin. Na-doble uli. Ayan. So, control S lang to save. Then, puntahan natin. Ayan, nag-search ako. So, dapat blue din to. So, bakit wala siyang background? It's because hindi ko po siya nalagyan ng card panel. So, balik lang natin yung card panel kanina. Ano bang kulay yung card panel natin? Teal lighten. May pwede naman maging pink, blue. Ito lang muna, mas maganda. So, control S. Punta natin. So, magla-lighten na siya. Nagloloko na naman ang internet connection ko. Kasi kailangan magawa ko siyang maging blue yung isang text na to. So, I think may mali lang ako na code. So, text darken. Ayan. Ayan. So, pagkakamali mo lang, hindi na naman nagana. Ayan. Ganyan siya ng kulay. Card panel niya. Okay? Yung text lang naman yung emphasize natin. Kung gusto nyo lagyan ng background color, is what? Naglo-loading kasi. Try natin ulit. Ayaw talaga. Kahit anuhin natin sa color natin. Try natin. Wala naman masama. Dapat gumana ka na.
So, I have here, baka pwedeng kumana to. Itong purple. Try natin si purple. Card panel purple. Sa internet ko lang din naman nakuha yan, mga yan. Try natin ulit. Kung gagana siya. Ayan. So, kailangan kasi lagyan pa siya ng coding numbers para at least maging darken yung bawat background niya. So, ayan. Pwede naman pala. Ayan. So, kung pwede nyo, napalitan natin. Gawin natin white para at least makita natin. Try. Ayan. Good. So, ito ginagamit dito sa baba para maging footer siya. Okay? Or kaya parang cookies highlighted siya. Ayan. Next is we have the badge. So, control. Lagdag na dapat tayo uli. So, pangalanan natin siya as badge.html. Ayan. So, lagay natin ng... Ayan. And then, copy lang po natin yung nasa taas. Ayan. Do not forget to copy this one. Then, punta tayo sa badge. Baba na itong 1.0. Need natin yan para sa ating CSS. Tapos, yung nasa baba para yung result niya ay maganda. Ayan. And then, badge. So, baba natin siya. Ayan. Para saan yung badge? So, palitan natin to, ha. Ayan. Pag sinabing badge, ito yung nag-notify dun sa unread message or notification. So, yung tinatawag na badge para sa Facebook. Ayan. So, dito natin ipapasak yung ating element, which is the division class. So, do not work. Wala namang kaso dyan kay div class. And then, yung collections. So, double quote. Kasi yun yung tatawagin natin. Ayan. And then, yung A, href. Makikita nyo ano itsura nyan. Href. And then, so, since wala pa ako ilalagay, ilagay ko muna ito. Di ba yung tinatawag na href is for link? Kung natatandaan nyo sa part 2. So, class. Tapos, collections item. Dash item. Makikita nyo yan. Mamaya ko explain. And then, span. Span means haba niyan. Class. Equals to badge. And let's say 1. And 1. So, syempre, kung merong first column first span, meron ding backslash first span. And then yung let's say Michelle. Oh, sorry. A for backslash for link. Ayan. Yung linkable link niya. Ayan. So, copy lang natin to. Copy. Copy lang natin. Ayan. So, try natin palitan. Gagawin natin 4. Tapos, this one. Syempre, yung pangalan ko maganda. Tapos, dito, collection. Palitan natin dito, gagawin natin collection item. Ano ba? Okay. Tapos, lagay natin Michelle. Okay. Tapos, span class natin. 14. Okay. Pero nasa sa inyo naman yan eh. And do not forget to put the backslash div. Backslash div. So, control S. Try natin. Puntahan. I'm sorry. Ayan. So, meron akong mali dito. Ito yung tinatawag na badge. Ah, diba? So, ito yung tinatawag na badge sa
CSS or sa program sa website, kasi parang ginagawa mo is to give a notification parang sa Facebook din, 'di ba, bumababa or nagda-drop down siya diyan. So paano 'yun pag kinumpal-compile mo siya? So may mali ako, ito 'yun. Identify mo naman 'yun eh kung meron. So F5 natin. Ayan. So ayan siya. So pwede mo naman siyang palitan. So, ito yung collections item natin. Ayan, pwede mo siyang maklik. Paano? Sure. Yung katulad ng ginawa natin kanina. Let's say, palitan natin ito. Pangalanan natin siyang css.html. Tapos, lagyan natin css. Ayan. Try natin. Control S. Puntahan. Ayan. Tapos pag kinlik mo, automatic mapupunta na dito. Ah, diba? So, yun yung tinatawag na badge for notification or mga unread message. May another thing naman is ito, yung isa pa, yung badge in drop down. Pwede din yun. Ayan. So, dito lang tayo. So, lagyan natin ng comment para at least alam nyo. So, badge in drop down. Yung UL, natatandaan nyo yung unordered list, ay pwede din dito gamitin. So, UL ID is equals to yung drop down. Drop down. Ay, sorry. Drop down to. Drop down. Tapos, class is equals to drop down content. Ano yung content na i-drop down natin? Ito yung LI, yung list. Diba? Magkakadugtong kasi yan eh. So, A para sa link, href is equals to sharp. Ayan. Let's say 1. Tapos span. Badge. All out natin yung badge. And then, 1. And then, use 1. And then, sige, copy-paste na lang natin. Copy. Paste. And then, let's say ito naman ay 2. So, sobra na yung span. So, nakalimutan ko mag-backslash. Then, try natin. See? 3. It's supposed to 3.
backslash A. Nagdo-doble-doble siya. Ewan ko din kung bakit. Backslash LI. And then, UL. So, meron tayong UL. So, maglalagay tayo ng initialization. Yung tinatawag na A-class. As opposed to BTA. Drop down. Trigger. Palitan natin trigger. Href. Since wala naman akong ilalagay ng linkable, ganyan na muna sa sharp. And then, data. Dash target. And drop down to. Kasi dalawa lang naman i-drop down. And drop down one. I-class means material icons. Tapos sa right ko ilalagay. Then arrow up down. Parang imperative, inuutosan mo siya kung saan siya pwedeng. Ctrl-S. So, tignan natin. Class collections. href. Class collection item. Span. Class badge. One span. Class. Ibig sabihin, may mali. Class. Ito. CSS. href. Class collection item. Span. Class. New badge. Tignan natin. New badge. So, new badge. Tignan natin. Try natin si new badge. Kung mag-drop down siya. And then, yan. 13. Pagka-badge naman dito, tingnan natin dito sa baba. So, UL ID, drop down 2, drop down dash content. 1, 2, and 3. 1, 2. So, span. Try natin. So, ito yun. So, big sabihin, dapat sa loob to. So, di ba napunta siya dito sa kabila? Wait lang po. Copy natin to. Kasi naka-select siya. So, may isa pa. Isa pang may problem. One. Pa na kung ano ang mali ko ito. Kaya pala hindi siya pumasok.
Marunong pa din mag-code. Isa pa, may mali pa ako. Pumasok to sa loob. Ayan, this is real. Alam po may mali akong code dito. Ito, ito, ito. Then, try muna natin si 2. Papasok sa loob. Ayun. There you go. So, may isa pa. Ibig sabihin, may isa pa akong problem kapag ko-code. Makikita din natin yan. Minsan kasi sa pag- lalagay na lang natin ng backslash to dito eh. Okay, sensitive kasi siya. At sino yung nauna? Siya rin yung huli. No, siya rin yung mauuna. So, span class. Try natin lagay ng new dito. Baka gumana na. Span ARI. So, A class. Tama naman. BTN drop-down trigger. href. Hindi ko muna lalagyan. Data target is supposed to drop-down 2. Again, tama. So, drop-down. I class. Is supposed to material icons. Right. arrow dot down A try natin. So may isa pa, may isang naliligaw. Try ko ulit copy ko. Hindi siya gumana. ULID drop down 2 class is equals to drop down dash content LI A href. Okay, 1 span class budge. Tama naman, span 1 span. Okay, tapos LI href sharp 2 span class. Ihina na naman internet. New badge writer 1. Try natin sa 1. Gumana ka na. Ayaw talaga niya gumana. Sige. Baka ayaw niya pagsamahin dito. Try natin ulit sa other lagyan natin badge dot html.
copy lang natin yung link na to. Tapos yung para sa JavaScript. Then, yung link. Ito, ito. Siguro hindi niya afford magkasama dyan. Pero try natin pagsasama-sama yung lahat. So, try. So, web page. Talaga. Try natin maglagay ng CSS. CSS.html kung nagana siya. Ano namang masama. Okay. Ito natin. F5. Kung hindi masyadong magana dito, try natin yung navbar. Ay, gumana ng badge na to. Ay, wait lang. Kasi mag-copy-paste ako. Okay, try natin itong ipasok. Navbar tayo. Try natin si navbar. So, badge. Navbar. So, nav. href for link is equals to double quote ko muna tapos yung plus tapos brand logo. Lalagyan natin siya ng logo and then let's say logo. Backslash A. Then UL. UL ID. Equals to yung nav natin. So let's try kung naka-mobile siya. Ito niya, gamitin natin. Nav mobile. Tapos plus. Plus. For example, right. Supposed to write. Dito natin lalagay sa write. Yung parang ano, gumagawa ka ng email. Hide. On. On. Tapos, med. End. Done. List natin yung pagkasunod sa loob.
Tapos yung table natin, A plus ref is equals to, ang pwede ko malalagyan, observation, then R slash is li, R slash li. Then try natin un. Then yung division niya syempre, kung mayroong din first division, mayroon din tayong end division. Where is my name? Siyempre kasi kulang pa. Ayan. So, dapat may lalabas dyan na name ko. Span plus is equals to new times plus 4. Try natin span. Hindi na invisible yung ating name. Thank you.
Oh, I forgot to put ano pala another. So, ito yung mga badge. Mag-ano lang siya, magkakaroon lang siya ng dropdown pag nilagyan natin siya ng JavaScript. Ito kasi hindi siya nag-dropdown, it's because wala pa kasi tayong nilagyan na JavaScript. I forgot to tell you mga anak. So, yun yung mga tinatawag na badge. Yung pagda-dropdown or yung pagkakaroon ng mga wave ng bawat sectioning niya. Okay? So, that's all po muna para sa part 4.